Okay, good morning po sa bawat isa po sa atin. Ako po si Pastor Jam sa Glory City Church. Welcome po sa ating celebration po ngayon. Cell celebration sa araw ng pagsamba. There is an anointing sa corporate gathering even po sa digital platform. Ibig sabihin po ng corporate po na anointing ay pag nagsasama-sama po tayo sa fellowship po natin, kagaya sa 1 John 1 verse 7, no? As we walk in the light and have fellowship with other Christian, no, the blood of Jesus Christ cleanses us now and continually from all sins. Nakalagay din po yung principle na yan sa 1 John chapter 1 verse 7. So ipagsama-sama po natin na ito, may ginagawa na po ang Panginoong Jesus sa atin. May pinapagaling sa atin dito si Jesus, inner healing, mental healing, physical healing, spiritual healing. We don't know, as we gather together sa atin pong digital platform, there is power po mula po sa body of Christ na dumadaloy po sa atin as we gather together. Amen? Kaya po, we are better together. Good morning po sa bawat isa. At sa shoutout ko lang po yung mga naririto. Ano po? 1 minute po na shoutout, okay? Kay Mama Remy, ano po? Nogoy Jeronimo, good morning po. Shoutout po. Kay Ate Joanne Cruz, kay Pastora Ann, siyempre kasama po natin siya ngayon. Kay Aris Diego, good morning son. Kay Marge Malonzo del Rosario, kay Nancy de la Cruz, shoutout po. Kay Osborne Llanes, siyempre. Kay Ify Terence Talia, ano po, good morning po sa inyo, sa inyo pong pagsama sa amin. Kay Queen Diane Puno, good morning, have a blessed week na paparating. Kay Stevenson Mendoza, kay Janice Castro, kay Sir Rean Biason, kay Ma'am Cherry, ano po, Sangguyo, good morning po. Kay Ellen Byrne Curtains, ano po, shout out, okay. Kay Roda Kao Nogoy Centeno, ano po, shout out po. Kay Edwin Mapoy, kay Tita Resli Valerio, good morning po. Kay Jera, ano po, Dimla, yan po, nanonood po siya. Shout out po sa ating lahat. Yan, naka 1 minute na po ako sa ating shout out. Magandang umaga po sa ating lahat sa araw po ng Sunday na ito. There is power as we go together even po sa digital online platform kagaya po ng Facebook Live, okay? Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Word of God. Ready na po ba kayo makinig sa salita ng Diyos? Ano po? Ang salita po mula sa Panginoon at atin pong pinagkukunan. Siyempre, sa salita ng Diyos, sa Bible, okay? Yan po ang foundation and pillar of truth, the Bible. Okay? We will read muna po sa Jeremiah chapter 15, verse 19. Sa talata pong ito, dito tayo magsimula, no? Jeremiah chapter 15, verse 19. I will read, then we will pray, no? Sa atin pong pagsisimula to receive the fresh word from God sa araw po na ito. At para sa buong isang linggo po na ito na bago na paparating. Let us read Jeremiah 15, verse 19 sa NLT. This is how the Lord respond. If you return to me, I will restore you so you can continue to serve me. If you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesman. You must influence them. Do not let them influence you. Let us pray. Sa umaga po nito, Panginoon, kami po'y nananalangin. At lumalapit po kami sa inyong harapan, Banal na Espiritu. Kausapin niyo po kami, palakasin niyo po kami, Lord. Give us direction and leading and hope towards our future, Lord God. Sa gitna po ng crisis pandemic po na ito, Lord God, hinahanap po namin ay ang inyo pong mga salita. Ang inyong muka, ang inyong pong presensya, ang aming kalakasan. That we may find rest, Panginoon, as we dwell, Panginoon Lord God, sa inyong pong presensya. Gamitin niyo po mga oras na ito, Lord, ini-invite namin kayo dito sa aming bahay, dito po sa aming tahanan, dito po sa aming pamilya. Kayo po, Panginoon, ang pumuno sa tahanan ito, sa bahay na ito, Panginoon, ng inyong pong presensya, Banal na Espiritu. Marami pong salamat. Handa po kaming mag-receive na yung salita sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang pamagat po na ating pag-uusapan is restored to serve. Restored to serve. Yung makabalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ano? Serve. Or makapagsilbi. Makapagsilbi ka sa Panginoon, sa Diyos. At alam niyo po sa atin, pagka nakakapagsilbi ka sa Diyos, doon mo masasabing may silbi ang iyong buhay.
Ang ganda po sa Tagalog kasi yung silbi, paglilingkod, at the same time, yung silbi, value. Pag sinabi sa yung wala kang silbi, ibig sabihin ay hindi ka nagsisilbi sa Panginoon. Wala kang kwenta, para pong ganyan. Alam po natin sa Pilipino, nakapag nakakapag-serve tayo, mga kapatid, hindi ko pa alam, baka ako lang ang ganito, nakapag nagsiserve ako sa Panginoon, doon ko nararamdaman na meron akong value. Actually, hindi ko naman goal na maramdaman na meron akong halaga, pero as I serve God, no, as I give my time, as I give my effort, no, hanggang sa makita ko yung sarili ko, napapagod, napupuyat para sa Panginoon, just serving God, doon ko na bumabalik eh. May bumabalik sa'yo, no? May bumabalik sa'yo sa sa'yong spirit, sa'yong subconsciousness na somehow satisfied ka. Hindi ko po alam kung ako lang yun, no? Yung somehow nararamdaman mo, sulit, ah. Sulit, no? Parang content ka, masaya ka, no? Satisfied ka, kahit napagod ka, kahit naubusan ka ng pera, kahit puyat ka, no? Kahit humina yung iyong enerhiya, ano po? Kasi alam mo somehow, mayroong at the back of your mind, no, na sinasabi niya sa'yo, somehow this is good, no? At the back of your mind. Kasi sinasabi niya sa'yo, may value buhay mo. May halaga yung oras mo. May halaga yung energy mo. Ano po? Kaya po napakalaga na you can be restored, we can be restored to serve God. Kasi po pagka wala kang value, no, pag wala kang silbi, dahil hindi ka nagse-serve o hindi ka nagsisilbi, ang nangyayari po sa atin, meron tayong emptiness. You are not satisfied. So pag empty ka, gusto mo ng entertainment. Gusto mo ng kaaliwan. Gusto mo ng something na happenings. Yan ang ipapalit po natin palagi. Tuwing merong emptiness po, ang ating ipinapalit palagi, usual po to, usually, ay entertainment, kaaliwan, ano, kausap, gusto natin ng kausap, gusto natin ng katawanan, gusto natin ng may makikinig sa atin, gusto natin na meron tayong kakwentuhan, ano po. Yun po ang pumapalit. So mula po doon, doon na po nagkakaroon ng mga problema. Doon na po tayo naliligaw ng landas, doon na po tayo nalalayo. And serving God will preserve you. Serve God and you will be preserved. Ganun po kasimple, no? Kasi when you serve God, nagkakaroon ka ng somehow, okay? Somehow, at the back of your mind, na-encourage ka. Kahit napagod ka. Hindi ka kasi uuwing lugi sa Panginoon when you serve God. Hindi ka uuwing basyo kapag nag-serve ka kay God. Hindi ka uuwing luhaan kapag nag-serve ka kay God. Naalala ko po si Peter, ano? Nung pinagamit niya yung kanyang bangkang walang huli kay Jesus. Naupo si Jesus sa kanyang bangka, wala naman kasing huli, no? Nag-preach si Jesus just 1 hour. At ang pinalit ni Jesus doon ay katakot-takot na aning isda. Ano, hindi pwedeng talagang wala kang iuwi eh. Pag pinagamit mo na 1 oras yung bangka mo kay Jesus, kagaya po ni Peter, ano po, sa Luke chapter 5, yung bangka po ni Peter, bumalik puno ng laman, 100 plus na isda. I-multiply nyo na lang yan sa 80 pesos na tilapia. 80 pesos, ano po, na siguro natin, ano, ilang kilo yun, ano? Siguro sa 100, mga 20 kilos yun. Siguro mga 30 kilos yun. Ano po, yung pinalit ni Jesus na huli dahil pinagamit ni Peter ang kanyang bangkang walang huli. Just imagine yung bangka ni Peter na walang gamit, no? Na wala nang gagamit na iba doon kasi nga wala namang nahuhuling isda yun. Ginamit ni Jesus. God will use the useless so that the useless will have a value. So that the useless will never be valueless. Ganun po kaganda po ang paggalaw ni Jesus. Kaso nga po, dumadating yung time. Tayo po ay napapalayo, nalilinlang ng mundo, no, ng kasinungalingan ng diablo, mga maling, mga fake. O, naranasan niyo bang mascam, no, mga fake na joy, mga fake na satisfaction, mga fake na happiness, sa una lang masaya, kasunod noon katakot-takot na kaguluhan na, katakot-takot na problema na. Doon po tayo napapalayo sa Panginoon. So that's why we must return. We must return kagaya po doon sa Shunammite na babae na akin pong itinuro sa inyo 2 weeks ago. Ano po? Sa 2 Kings chapter 8, verse 3, tapos verse 6. It came to pass at the end of 7 years that the woman returned from the land. Bumalik po yung Shunammite woman sa lupain ng Israel mula po sa Philistine. 7 years nasa sa Philistine land siya at bumalik siya sa bansang Israel. Verse 6, no?
And when the king asked the woman, kasi dumiretsa po ang woman na to sa hari, ang sabi ng hari, restore all that was hers. So kapag bumalik ka sa Panginoon, ire-restore ka lahat ng iyong pag-aari. Ire-restore sa iyo lahat ng mahalaga sa buhay mo. At number one dyan, siyempre, you are being restored so you can serve once again. Misa po kasi para tayong si Peter, ano? Huwag nyo namang pag-kait kay Lord yung bangka mo, wala namang huli. Hello, guys. Ang buhay po natin ay wala naman talagang silbi kung hindi tayo magsisilbi sa Panginoon. Kahit gaano pa kalaki ang ating business pang planet Earth lang. At ang lahat ng bagay sa planet Earth ay lilipas tiyak. Walang saysay, walang value. Temporary lamang. Ang pinakamahalaga po dito ay ang makapaglingkod sa Panginoon. At minsan nga po pinagkakait pa natin, ano po? Minsan pag nag-uusap kami ni Pastor Ann, may mga mananampalataya po na talagang inuna po ang ibang bagay, hindi magawang maglingkod sa Panginoon. Nalulungkod kami kasi wala naman tagakwenta yung buhay po natin. Ang buhay ko walang silbi kundi ko papagamit sa Lord. Ha, ano gagawin ko? Manunood ng Netflix, mag-o-computer, yun lang ba? Di ba? Ikaw na, magtatrabaho ka lang, 8 hours a day. So yun, may value ba yun? Ang buhay po natin, kapag hindi pinapagamit sa Diyos, walang silbi. Hindi ko po alam kung tanggap niyo po yung katotohanan na yan. Pero yan pong katotohanan. God wants to restore us so we can serve once again. Sabi niya kay Jeremiah, chapter 19 sa NLT, I will restore you so you can continue to serve me. Because serving me, sabi ni Lord, is what gives you life, value, significance, importance, and purpose, and reason why you are breathing. Bakit ka nag-i-inhale, nag-i-exhale? Yun pong sabi ng Panginoon kay Jeremiah, no? If you return to me, I will restore you. Pag bumalik ka, i-restore kita. So i-restore kita so you can continue to serve me. Pag hindi ka na nagtutuloy-tuloy to serve God, no? Maghahanap ka ng enjoyment. Kailangan mo ng nightlife. Kailangan mo ng kabit. Kailangan mo ng maling relationship para ma-enjoy somehow sa una ang buhay. Kasi nga, you are empty without serving God. Kasi serving God will give you value. Pag nagsilbi ka sa Panginoon, kapag nagsisilbi po tayo sa Panginoon, doon nagkakasilbi ang buhay po natin. Kaya po sabi ni Lord, gusto ko maramdaman mo meron kang value. Gusto kong maramdaman mo mahalaga ka. Gusto kong maramdaman mo na importante ka. Kaya hayaan kitang maglingkod sa akin. Wow, that's the best. Amen. Imaginin mo, you will serve the mighty God, the Alpha, the Omega, the Lion of Judah. You will serve the God who created all the universe. Kasi mahal ka niya eh. Gusto niya maramdaman mo na meron kang halaga, na meron kang kwenta, na meron kang value, na meron significance ang buhay mo. Kaya nga binibigyan niya ng pagkakataon na mag-serve sa kanya. And service to God, ang pagsisilbi kay God, ay silbi o kwenta naman po para sa atin na mga tao. Sabi ni Jesus, apart from me, you are nothing. Sa Book of John, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ka sa akin, you are nothing. Sabi po ni Jesus Christ. That's why serving me will give you everything. Serving me will give you everything that you need, that you like, that you want, that you desire. You will be satisfied. Are you listening? Tingnan po natin ang buhay ni Prophet Elisha. Ano po? Si Prophet Elisha, before he became a prophet, ano po? Si Elisha po ay nagsisilbi bilang worker sa kanyang sariling lupain, sa kanyang sariling sakahan, sa kanyang sariling bukid. Ano po? At siya po ay tinawag sa paglilingkod ni Elijah. Si Elijah po ang mentor, ang pastor ni Elisha. Ano po? The moment Elisha stepped into obedience and servanthood. Yan. Pwede niyo po i-type para ma-practice kayo. No? If you are there and listening, sabihin mo nga, servanthood.
Okay? You can share ito pong ating live na to so your people, so your friends can listen to the preaching of the word. You can share, you can like, and you can comment. Okay? Pwede niyo pong i-type dyan sa comment, servanthood, pagsunod at paglilingkod. God is not a genie. Hindi ka lumalapit kay God kasi gusto mong i-bless ni God ang iyong mga ginagawa. Hindi po ganun. Diyos ko po, huwag niyo pong ganunin ang Panginoon. Amen. Ha? Bitawan po natin yung ating mga personal na tinatangkilik at samahan natin si Lord sa kanyang ginagawa na nandoon na po ang pagpapala, nandoon na yung blessing. Sumunod po tayo. Ang servanthood nagsisimula sa pagsunod. Amen? Servanthood, ang paglilingkod po ay nagsisimula sa serve, sa pagsunod. Okay? Pagsunod at paglilingkod, magkatunog, tama po? The moment po na si Elijah ay sumunod at naglingkod, okay? Yung anointing po na doble na sa kanya mula sa kanyang mentor na si Elijah. Si Elias at si Eliseo sa Tagalog. Si Eliseo yung estudyante. Si Elias ang guro. Na doble po ang anointing. Elijah, si Eliseo po, ay vessel of honor and anointing. Naituloy po ang anointing at ang daloy ng kapangyarihan na nasa buhay ni Elias, yung guro, sa kanya pong estudyante na si Eliseo. From Elijah to Elijah. Tingnan po natin, 2 Kings chapter 2, 13 to 14. Paano po ba maglingkod? Elijah then pick up Elijah's cloak. Elijah pick up Elijah's cloak. Nung si Elias po, yung guru niya, ay kinuha na po ng karwaheng umaapoy mula sa langit. Si Elias po kasi ay isang matinding anointed na prophet na hindi siya nakaranas ng kamatayan. Siya po ay kinuha ng karwaheng umaapoy sinundo. Ganun siya katindi. No? Kabayo pong umaapoy karwahe, parang Ferrari. No? Hindi namatay si Elias, yes po. At ang kanyang student na si Eliseo or si Elijah, kinuha po niya yung naiwang cloak. Oh. Okay, parang chaleco po yun. No? Nung kinuha na po ng langit ang kanyang leader na si Elias. He took the cloak that had fallen from Elijah at sinubukan niya pong gamitin yung anointing and struck the water, the river of Jordan. At ang sabi niya, where now is the Lord, the God of Elias, the God of Elijah? He asked. When he struck the water, sabi po sa 2 Kings, chapter 2, 13 to 14, it divided the river, the right and to the left. Parang mala Moses ang dating. Ano po? Mini Moses ang dating. Hinati po ni Elijah yung river of Jordan at nakatawid po siya. Before we receive the blessing of restoration, we must lose something in our lives. We must let go of something in our lives. Bago po nakamtan ni Eliseo ang anointing ng kanyang leader na si Elias, merong kailangang i-let go. Okay? Pwede niyo po i-type sa comments. Sabihin mo nga, baka meron kang i-let go. I think I need something na kailangan ko nga i-let go, no? I need to let go of something in my life, okay? Ito po ang formula po, ito po yung sangkap na kailangan po sa paglilingkod. Ang pagsisilbi sa Diyos, ang pinakasilbi natin sa mundo. Okay? Number one po na requirement, sacrifice. Balikan lang po natin kung paano nagsimula itong si Elijah bilang servant. Bago niya minana ang double portion of anointing. Sacrifice. Napakalaga po ng sakripisyo. 1 Kings chapter 19. Nung si Elijah po ay pinipili pa lang ni Elias, ni Elijah. Ito po nangyari. So Elijah went from there and found Elijah, son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of oxen. Siya po ay kumakayo, nag-aararo with the 12 yoke of oxen. And he himself was driving the 12 o yung panglabing dalawang pair ng oxen. Elijah, si Elias, yung kanyang leader, went up to him and threw his cloak around him. Ibinalibag po, ano po, ni Elias ang kanyang cloak kay Elijah. Elijah then left his oak, okay?
1 Kings chapter 19 verse 20, Elisha then left his oxen and ran after Elijah. Nung siya po ay binalibag, ha? Nung ibinalot, pabalibag, ano po? Ni Elias kay Eliseo, ni Elijah kay Elisha, yung kanyang cloak. Ang ginawa po ni Elisha na student, iniwan niya yung kanyang ox at tumakbo patungo kay Elijah. Ang sabi niya, verse 20, "Let me kiss my parents, my mother goodbye, my father and mother goodbye." He said, "And I will come with you," sabi po ni Elisha kay Elijah. Then sabi ni Elijah, "Go back. What have I done to you?" Verse 21, "So Elisha left and went back." Ito pong ginawa ni Elisha. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya. He took his yoke of oxen, yung pang-araro po niya, no? Yung pamatok na ginagamit sa dalawang pair ng baka na pang-araro, gawa sa kahoy po ito. Kinuha po niya ito at kanya pong ginawang panggatong. Kinatay po niya ang kanyang mga ox. Kanya pong sinunog ito at niluto sa pamamagitan ng kanyang plowing equipments. Ano po, ito po yung kanyang pang-araro na gawa sa kahoy. Pinanggatong po niya at ipinangluto po niya sa kanyang dalawang baka. The meat, yung meat po, yung karne po, ay kanyang pinamigay sa mga tropa niya, sa mga kabarkada niya, sa mga kaibigan niya. Ha? Yung kanya pong ginagamit sa kanyang ordinaryong trabaho, kanyang binitawan, kanyang sinunog, kanyang niluto yung kanyang mga baka, kanyang pinanggatong yung kanyang paararo. At niluto niya yung karne, pinamigay niya sa kanyang mga barkada and they ate. And then, ginawa ni Elisha, he set out to follow Elijah and became his servant. Yun po ang ginawa po ni Elijah para po makapaglingkod. Ha? Kinatay po niya ang kanyang mga baka. Ha? Ibig sabihin po ng kata, yung mga baka niya, siyempre mahal na mahal niya yan. Ni Elijah. No, siyempre si Elijah po, hinihimas-himas po niya yung mga baka niya na yan. Ha? Sa atin po, ano po ibig sabihin yan? Yan yung hinihimas-himas mo, yung love life mo. Ha? Sino po dito kaya mong katayin yan, yung love life na yan na mali? Siyempre yung mali. Yung mga love life mo na nasa maling panahon, kahit tama yung tao. No? Yung you have the right love at the wrong time. Diba? Kinakatay yan. No? Pwede mo i-comment yan, kinakatay pala ang love life. Ibig sabihin po, itinitigil kung alam mo talagang hindi mo na dapat isama yan sa iyong pagpapadisciple. Hindi mo na dapat isali yan sa iyong pagiging lingkod ng Panginoon. May nakakapaglingkod ba sa Panginoon na marumi sa love life? Hallelujah. Praise God. Pangalawa po, pinanggatong. Ibig sabihin po, yung kanyang gamit sa trabaho, yung pang-araro bilang farmer, pinanggatong niya po yung pang-araro niya na gawa sa kahoy. Ano po ito? Yung trabaho mo. Nasa gabal po sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ngayon po sa panahon ito, daling maglingkod. Magiging digital usher tayo. Sasama tayo sa mga online sales. Puro online po tayo ngayon because of the lockdown quarantine. Because of the pandemic. Tama? Pero kung yung atin pong mga trabaho na yan, talaga po nga hindi po nakakatulong para makapag-online tayo, i-reschedule mo. Reschedule lang naman eh. Ibahid mo yung time. Tama? No? Panggatong. Kailangan po talaga i-sacrifice mo yung mga panggatong. Yung pang-araro mo na gamit mo sa trabaho, gawin mong panggatong. Sumunod po, niluto niya. Niluto po niya yung, sumatotal, niluto niya yung kanyang baka na mahal na mahal. Gamit ang pang-araro niya na ginawa niyang panggatong, niluto niya po ito at kanyang ibinahagi sa kanyang mga kaibigan. Sa mga tao sa kanilang kapitbahay. Bago siya tuluyang sumunod para maging lingkod ni Elias o ni Elijah na kanyang leader. Katay, gatong, ilutot pamigay. Yan po talaga, we cannot bypass this process of sacrifice. Kailangan po nating i-give up yung ating mga gustong ginagawa. Kailangan po nating i-give up yung ating mga personal na leisure o pleasure. No? Kailangan po nating may katayin talaga. Hindi pwedeng wala kang kakatayin eh. May i-give up po talaga tayo. No? Even in this season of pandemic, kami po ni Pastor Ann, natutunan namin mag-give up. No? Isa po naming sasakyan, we give it up. Ginive up po namin sa sasakyan kasi kailangan po talaga eh.
Amen ka? Para makapagpatuloy yung ministry, makapagpatuloy po yung ating bayarin, pangduktong sa bayarin po natin sa church. We gave up. Ano po? Yung aming po pangalawang sasakyan, yung Juke, yung Nissan Juke. You must learn to give up something para maipagpatuloy mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Are you listening, guys? Are you there? Come on. No? Sa gitna po ng pandemic na to, ang hamon, sana makapaglingkod. Kasi ang silbi mo, hindi yung ligtas ka sa coronavirus, sa COVID-19. Ang silbi mo, kapag nagsisilbi ka sa Panginoon o naglilingkod ka sa Panginoon. Pangalawa po, humility. 2 Kings 3 verse 11. Humility. But Jehoshaphat asked, "Is there no prophet of the Lord here through whom we may inquire of the Lord?" An officer of the king of Israel answered, "Elisha, yan na, son of Shaphat is here. He used to pour water on the hands of Elijah." Na may naghahanap na po na hari na isang tunay na propeta, may nagsabi, mayroon tunay na propeta dito. Matinding propeta to, si Elisha, sabi po. At sino si Elisha? He used to pour water. Ibig sabihin po nito yung kanyang servanthood, yung kanyang humbleness, yung siya po ay utos-utosan, kutos-kutosan, ano? Ni Elias, ni Elijah. Bago po maging matinding prophet si Elisha, na may double portion, siya po ay utos-utosan, siya po ay alilang kung tingnan, pero siya po ay humble, humbleness. Ang humbleness po, wala sa sinasabi mong humble ka. Ang humbleness, makikita kung paano ka naglilingkod sa tao, okay? Sa tao, sa leader na nilagay ni Lord sa iyong buhay. Biblical po ba to? Basahin niyo po, 2 Kings chapter 3. Basahin niyo na yung buong chapter 3. Are you listening? No, yung dala-dala mo palagi yung bag, nag-aasikaso ka, tinutulungan mo yung leader mo, nag-i-invite sa cell, tinutulungan mo yung leader mo na i-complete yung kanyang team of disciples niya, tinutulungan mo yung leader mo na mag-reach out, no? Na tinutulungan mo yung leader mo na mag-help someone na talaga makapagpatuloy kay Jesus, mag-alaga, no? Umunawa, magpayo ng mga disciples, na mga kasama mong disciples, you volunteer. No, ang tawag po dyan is humbleness. Are you listening, guys? Amen. Buhay po ba natin ang paglilingkod? O gusto po natin pinaglilingkuran tayo? Are you listening? Amen. Alam niyo po, madali po na talagang may naglilingkod sa'yo. Masarap may nagseserve sa'yo eh. Di ba? Masarap na may nagseserve sa'yo. Pero dapat po, ikaw mismo nagseserve ka rin. Are you listening? Napakalaga po na you can find yourself serving. Kaya mo ba matagpon yung sarili mo na naglilingkod? Hindi kapag may gawain. Kumbaga, sa normal na buhay, huwag po natin tingnan yung Sunday lang na events. No, huwag po natin tingnan yung may mga special events po tayo sa sales natin, sa online sales. Kapag nandyan yung leader mo, special na... No. Yung normal na buhay po natin. Our promotion, our breakthroughs, and our worth, our value, our significance, nakadepende po paano yung ating attitude serving our leaders, serving God, serving in the church. Amen. Napakasarap po kaya na ikaw yung kumukuha ng tubig. Napakasarap po kaya na ikaw yung may hawak ng bag. Ikaw may bit-bit ng bag. Napakasarap po kaya na ikaw ang nagdadrive, nagmamaneho para sa iba. Tama? Na ikaw ang lumalakad, tagabili ka, runner ka. Tama? Ng iba. Napakasarap po na makita mo yung sarili mo na merong kang halaga. No? Na kahit taga-kuha ka lang ng temperature sa mga pumupunta pagka-Sunday, magbabo. Di ba? Napakaganda po niyan eh. Kasi you find yourself valuable when you are in the service of God and His people. Are you listening? Amen. At ang gusto ng Diablo, tingnan mo, alisin ka sa paglilingkod. Kaya napakaganda po niya. Napakaganda po ng bagay po na ito. No? Kailangan mapatagpuan mo na ang saya nandun talaga. Sa digital po ngayon, hindi ko lang kung paano niyo po gagawin yan. Mag-asher. Amen. Mag-pray sa morning. Ngayon, pag-umaga, nagpe-pray tayo. It's about the heart. No, every morning, we are praying. No, 5 a.m. sa ating Facebook. No, it's about praying for people. No, it's about being concerned. No, we persevere in prayer. No, especially yung mga prayer po na talagang we persevere para magkaroon ng breakthrough. That is the heart to serve. It is about serving and serving, the humbleness. Buhay po natin to.
Dapat po nasa DNA natin to. Dapat ito po yung ating spiritual DNA. Tanggapin po natin ito yung spiritual DNA natin as a local church. Amen. As a group of believers dito po sa Candaba, Baliwag. Ito po yung ating ugali, maglingkod, magsilbi sa isa't isa, maglingkod sa ating mga leader, maglingkod sa ating pastor. Amen. Praise God. Then Elisha continued serving. He continued serving. No, and when he received the mantle, nung wala na yung kanyang leader na si Elias, he continued what God started in his life. No, so nung wala na po si Elias, itinuloy po niya kung ano'y sinimulan ni God sa buhay niya. Amen. Praise God. Real serving starts after restoration. Real serving starts after restoration. Give God reason to restore you. Give God reason to restore your life. In all aspect, in all area. Your family must serve. Kaya tutulungan ni Lord yung family mo protektado. Please remember, God is not a genie. The Holy Spirit is not a genie. If you want to be blessed, let go yung mga ginagawa mo and start to serve God. Amen. Start to serve God in your business, in your career, in your student life, in your online student life. Amen? Start to serve God. Kailangan makita mo na pinakamahalaga sa buhay ay ang paglilingkod sa Panginoon. Give God a reason to restore our family. Your house, your car must serve God. Your Wi-Fi, your laptop, your gadget, your PC, your computer must serve God. Amen. Your router, your Wi-Fi, your data, your 1 gig data must serve God. Sabihin nyo nga po yan, my 1 gig data must serve God. Amen. Hallelujah. Napakabilis ng internet mo, pinangdodota mo lang. Yun, lalo ka napahamak. Di ba? No? Yun ang mahirap, no? Lalo kang natatakot. Alam niyo po, lahat ng pupuntahan mo, physically, may malalagay sa'yo na spirit. Especially, lahat ng pupuntahan mo digitally, sa online, may kakapit sa'yo. Pag nagdota ka, may kumakapit sa'yong takot ka ba? Tapos ka na magdota, nagugulumihan ka, magulo isip mo, malabo ka mag-isip. No, nagmo-Mobile Legends ka, 'di ba? Nakita mo, hindi pwede talaga. May ma-acquire ka palaging spirit. Kaya that's why pinakamaganda, if you want restoration, okay? If you want restoration, give God a reason to restore to ibalik sa original design ng pagiging fruitful ang life mo. Bigyan mo si God ng reason. Your body, your health, your skill, your talent, your business, your creativity, your finances, your money, your bank account. Kailangan po gawin natin yung nagsiserve kay God. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lang. I remember Abraham, Genesis chapter 17. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him. Nagpakita po si Lord kay Abraham, 99 siya. Sabi po ni God, I am El Shaddai. I am El Shaddai, God Almighty. Nang sabi ni Lord, serve me faithfully and live a blameless life. Serve me faithfully. Guys, ito po ang ganda mga payo nito sa atin. Ito mensahe na to. Serve me faithfully and live a blameless life. Sino po dito yung buhay mo para talagang drain ka na lagi? No? Lagi kang ubos. Lagi kang upos. No? Lagi kang kapos. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga po, nauubos yung buhay natin, yung oras natin, lakas natin sa mga walang value na mga bagay, sa mga walang value na paninindigan, mga walang halaga na pinaglalaban. Naglilingkod tayo sa mundo, naglilingkod tayo sa gaming world, naglilingkod tayo sa worldliness, naglilingkod tayo sa Instagram, naglilingkod tayo sa TikTok. Ang kapalit, panandali ang saya ng entertainment, konting libang, konting ngiti, konting tawa. And nothing can compare sa isang buhay na restored to serve. Nothing can compare sa buhay na restored to serve. Woo, hallelujah. Kaya po, kailangan gusto mo magkapag-serve. Kaya kailangan ang gusto mo to help someone to start a new life with Jesus. Kasi that is serving. To help someone to find their way back to God. Itatag mo lang sila
sa ating daily prayer, sa ating Wild Sons 6 PM pag Thursday, sa ating Wild Sons Friday pala 6 PM, crossover po pala pag Thursday 6 PM. That is serving. Helping your friend na matagal mo ng kaibigan sa Facebook, 5 years, 7 years na. Itag mo, isama mo sila. Yung sharing nyo po, isineshare nyo lang yung post ng Glory City Church na mga images na mga posts. 3 times a day, meron po ang GCC na mga inspirational po at nakakatuwa na mga posts. Yung sineshare mo lang yan, sa panahon ngayon sa pandemic, serving na yan. Kasi di mo tayo nagkikita on a physical level. Amen? It's about serving people. Becoming an online leader. Becoming an online volunteer servant leader. Na makikinig ka lang, magka-counsel ka lang, magpe-pray ka lang. Para sa iba, sa problema ng iba, napakaganda po. Walang makaka-compare sa isang buhay na restored to be served. Kaya that's why we must return. We must go back. We must run to the Father. We must run to the Father. Our hearts need the surgeon. Amen? Gusto po yung part ng kanta na yun. My heart needs a surgeon. My soul needs a friend. And I run to the Father again and again and again and again and again. Hallelujah. Praise God. We must return to God so God can restore us. At pag ni-restore tayo ni Lord, He will restore us to serve. I will restore you, sabi ni Lord sa'yo ngayon. So you can continue to serve me. Even in this pandemic, you can serve me digital through online platforms. Hallelujah. Sabi po ng Panginoon kay Abraham, I will bless you, Abraham. Genesis 17, verse 1, tapos verse 6. Serve me faithfully and live a blameless life. At ano promise na kasama po dito? And I will make you extremely fruitful. Kung magdi-decide ka ngayong oras na ito, na magse-serve ka kay Lord faithfully and blamelessly, sabi ng Panginoon, I will make you extremely fruitful. Wow, hallelujah. Tatanungin kita kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, paano masasabing may silbi buhay mo? Kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, magtatrabaho ka lang, magpapakayaman ka lang, anong silbi ang buhay mo? Amen. Ako wala akong magiging gana na humingi pa sa Lord ng blessing. Kapag gaganon ako, no? Yung trabaho ko, oras ko, inubos ko na, pagiging kabataan ko, pagiging young professional ko, pagiging tatay ko, lahat ng oras ko, no? Age 1 hanggang age 50 ko, inubos ko sa sarili ko. Tapos may gana pa ako na humingi sa Panginoon ng blessing. Kapal na mukha ako po nun. What I need to do is, kahit hindi ako perfect, kahit hindi ako maayos, kahit basag-basag, durug-durug buhay ko, babalik ako sa Panginoon. At ang sabi naman ni Lord, pag bumalik ako sa Kanya, He will restore me. The King will restore you kapag bumalik ka sa Kanya and you can continue to serve Him. Hallelujah. That's the greatest gift that we can get. Because our lives nagkakaroon ng value. Lahat ng bagay sa mundo, sa sanlibutan ay lilipas tiyak. Ang kaharian lang po ng Diyos, ang permanente at merong walang hanggan. Are you listening? Your descendants, ang iyong anak, ang iyong apo, ang iyong apo sa tuhod, magiging bansa, mga bansa sila, magiging mga kings and leaders sila, magiging national leaders sila, magiging national transformers sila, magiging world changers sila. Yun ang pangako ng Panginoon. I will make you extremely fruitful. Your descendants will become many nations and kings will be among you. Kings will be among your lineage. Mga kaibigan, ito pong alok ni Lord. That's why it is a decision. Hindi po ito obligasyon. This is a decision. Because kung ako tatanungin niyo po, ano pinakamagandang uri ng buhay? Wala ka pamimilian. Ano ba gusto mong buhay? Yung parcel lang kay God? Parcel-parcel ka? No? Gusto po ninyo, once a week lang kayo nasa langit, 6 days, nasa impyerno kayo. May ganun ba? Wala naman eh. Amen? It's all or nothing. Then from there, you can discover your purpose. You can discover your mission. You can discover your personal mission. That is in line sa gusto ni Lord na paglingkuran mo na aspeto, direksyon, o industriya, or field, or sector. Whatever. It is a decision. Sabi ng Panginoon, serve me faithfully. Win souls and make disciples. Can you do that right now? Sa yung level ng spiritual life. Sinabi niya kasi, win souls and make disciples. He who wins souls is wise. At sabi po niya, go and make disciples. You will be my witnesses.
to Judea, Samaria, and to the outmost part of the earth. If you cannot do that, kasi you need first to return so God can restore, so then you can serve. Amen? Ano po po sabi ng Panginoon? I-preserve mo yung mga bagong mananampalataya, yung mga bagong panganak sa Spirit. Tulungan mo silang mag-continue sa kanilang new life with Jesus. Preserve more souls. Then ano pa ang sabi niya? Make disciples. You must make disciples. It is spiritual fruitfulness. Producing more leaders. You will open your own online groups. Online groups po na godly gospel community. Mga gospel believer din sila. You will open your own online cell. Tawag po natin sa church ay cell, but it is just a small living organism inside the body of Christ. Ang haba, no? Cell na lang. Amen. Cell. That is the small groups of people gathering online through Messenger, through Facebook, and po, through the Zoom. This is how we serve God. Guys, alam niyo po, sa panahon ngayon, ramdam na ramdam niyo sa pandemic, walang saysay ang mga tinaguyod nating business. Walang saysay yung pinagsikapan mong career, ma-promote. Walang saysay yung pagsip-sip natin sa mga manager, supervisor, boss. Nakita niyo po, sa isang iglap lang, nawawala lahat. What we need to do ay yung hindi nawawala. Ano po yun? Ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya po inuulit ko sa inyo, pag nagsilbi ka sa Diyos, damang-dama mo may silbi ka sa buhay na ito. Are you listening? The only way to reach your maximum potential in life is when we serve faithfully. Then live a blameless life, sanctified life. Mamuhay po tayo ng malinis, unleavened. Walang lebadura, walang pampaalsa mula sa kamunduhan. Pag pinabalikan ko po yung Passover, kung saan nagre-represent po sa ginawa ni Jesus sa cross, yung Passover po, ang laging kasunod ng Passover ay 7 days na festival of the unleavened bread. So ibig sabihin, pagkatapos mong maligtas through the blood of Jesus, tinanggap mo siya as Lord and Savior, nagkaroon ka ng encounter sa Panginoon, ang kasunod nun ay you must live an unleavened life. Blameless life. Mamuhay na malinis po tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen? Buhay na malinis. Paano po yun? Through Jesus Christ. Hindi mo kayang maging malinis o magmalinis nang wala si Jesus. Job 36 verse 11, sabi po dito, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Hallelujah. Prosperity. Sabihin mo nga prosperity. Ibig sabihin ng prosperity, busog. Hindi ibig sabihin na kaya mong kainin lahat. Kasi minsan kahit nandyan na ang lahat, hindi mo man makain kasi nga busog ka na. Ang tawag sa prosperity, busog ka na. Woo, hallelujah. Amen? No? Obey and serve and you shall spend your days in prosperity. Dalawang salita eh. Obey and serve. Guys, ito po yung mga salita at mensahe sa atin ng Panginoon. Sino po dito tinatanggap mo ito bilang salita talaga ni Lord para sa'yo sa isang linggo mo na ito na paparating? I am restored to serve. And as I obey, as I serve, I shall spend my life in prosperity. Please, angkinin mo na ngayon yan. Pamain na lang po yung talata na yan. Please, pamain po yung talata na yan. Job 36 verse 11, amplified version. Kung nakikita niyo po dyan sa screen, meron tayong mga verse dyan, okay? No? Pamain na lang. Job 36 verse 11. Amen? If you obey and serve the Lord, you shall spend the days of your life in prosperity and their years in pleasantness and joy. Hallelujah. Pleasantness and joy. Sino dito gusto mo ng joy? Sino dito gusto mo ng pleasantness? Obey and serve. Obey and serve. Magkasama po yan. Sila'y makinig at maglingkod sa Kanya. Kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Yan po ang pangako. Yan ang pangako ng Panginoon. The promises, they shall spend their days in prosperity. Gugugulin mo ang iyong buhay sa kaginhawaan. Bakit? Because you are obeying and you are serving God sa lahat po ng bahagi. Physical, financial, spiritual, economical, sa pera po, no? Mental, siyempre. Are you listening, guys? God can really bless us.
And this is the test. Obey and serve. I will obey and serve. Pwede po i-comment yan. I will obey and I will serve. Amen? And we will spend your years, their years, in pleasantness and joy. Contentment and satisfaction. Hallelujah. Kailangan po maintindihan po natin ito. Kailangan po i-serve natin ang ating buhay. So matotal po na ating pinag-uusapan ngayon, when we serve, nagkakaroon ng value ang ating buhay. Kagaya po ng punong mangga, ang purpose ng punong mangga ay i-serve ang kanyang mga dahon para sa mga pugad, para sa mga ibon, para lilim sa magsasaka, ay isang punong mangga. Ano po? At i-serve rin, higit sa lahat, number one, ang kanyang bunga. I-serve ang kanyang bunga para sa mga tao. At naturally, wala po kayong makikitang puno na dinadala ang kanyang bunga sa palengke. Ang makikita niyo po, yung mga tao sa palengke pupunta sa mga manggahan para kunin ang bunga sa manggahan. When we serve our purpose, when we serve our God, number one, kailangan po maintindihan niyo to. This is a journey. You will start to choose to serve God. Magsisimula palagi sa desisyon, gusto ko maglingkod sa Panginoon, pero you will discover. No? Can I be honest with you guys? Nung sisimula po ako na magnanais maglingkod sa Panginoon, inisip ko na, Lord, paano ako kakain? Lord, paano ako mabubuhay? Lord, paano ako magkakaroon ng pambili ng mga bagay na kailangan ko at gusto ko kapag nag-serve talaga ako sa iyo? Alam niyo po, hindi niyo masasagot yung tanong na yan hanggat hindi ka nagsisimulang mag-decide mag-serve. Masasagot mo yan kapag pinasok mo na talaga yung paglilingkod. Then you will discover na ang paglilingkod pala, hindi ito nakasarado lang sa apat na sulok ng church building. Hindi po ganoon. Ang pagsiserve po ay puso. Pero kailangan mong matuklasan to. Kailangan mo itong matutunan. You need the training, you need the equipping, you need the process. You know that? You need the school of leadership. You need the school of pagiging servant. You need mentoring, you need coaching, you need conference to figure out your desire to serve. I discover po, ano po, ang dami ko pong mga naunang leader dati sa aking pinanggalingan, pinagmulang church. I love my mother church, ano po. Christian brethren po kami. Pero ang dami pong hindi na nagsiserve. Why? Kasi akala nga namin doon, hindi na-explain sa amin. Akala namin pag nag-serve kami sa Panginoon noong unang panahon, 20 years ago, 15 years ago, na kapag nag-serve ka, yung mamamatay ka sa gutom. That is not serving. Serving comes from the heart. It's about your message. It is about your understanding of who you are. I am a servant of God. But please, number one ito, no? Number one, kailangan mo mag-decide, magse-serve ako kay Lord all out, all the time, not just full-time, part-time, all the time, all the time. Amen? No? Then from there, i-reveal sa'yo ni Lord your God-given business, your God-given career, your God-given destiny, your God-given ability, skills, and talents with godly divine connection, with godly favor sa marketplace, dun yung matutuklasan. Pero kalagitnaan yun. Gitna yun. Ang simula, you decide to serve. Talagang sa una ang tingin mo, parang paano to? Sa una ang tingin mo, parang patayan to, parang suicide to. Are you listening, guys? No? Parang pagpapastor, suicide. Paano yan? That is the test. Pero right now po, nakita ko po yung mga leaders natin dito sa church. They are serving God. Well, they are earning their income. They're earning their money, their finances. God is sustaining them even in the midst of pandemic. Activating their God-given skill. Activating their God-given abilities. God-given ideas. God-given business. Sana po naintindihan niyo sinasabi natin. Pero lahat yan, sumatotal, kalimutan yung sinabi ko, magsisimula yan sa decision. I will serve. I will serve the Lord. I will serve the Lord. Are you listening? I will serve the Lord. Walang sino man na nabubuhay para sa sarili lang. Wala. Kaya huwag kang mag-self-survival. Huwag kang maging selfish. In order to live, you must die. If you do not want to die, if you want to live, you will die. But if you die for this cause, if you die for Jesus' purpose, if you die for Jesus' will in your life, you will live and have life to the fullest. Are you listening? You must know your purpose. Kaya ka nasa mundong ito. Meron kang assignment, meron kang purpose, at kailangan sabihin mo kay Lord, yes, Lord. The Holy Spirit is a gentleman.
Hindi siya papasok, hindi siya manghihimasok pag hindi mo siya pinapasok. Pag hindi mo siya winelcome, pag hindi mo siya inacknowledge, hindi siya manghihimasok sa buhay mo. That's why you must always talk to God. Lord, pasok sa buhay ko po, Panginoon. Yes, Lord. You must say, yes, Lord. You must say, Jesus, I will obey you. You must say, Jesus, I will serve you. Yun po kailangan po natin gawin. Magsisimula po lahat. Malawak ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag niyo pong isipin na pag naglingkod ako sa Panginoon, yun lang yun, nasa church lang ako, sa apat na sulok ng building. Hindi ganun. Malawak po ito. Napakalawak. Wala akong time to explain sa iyo sa next 5 minutes. Pero magsimula ka. Hindi mo man na-gets. Hindi ko man ma-explain totally kagad buo sa iyo. Pero you must decide to serve. You are restored by God so you can serve. You are restored by God so you can serve. Sabi ng Panginoon, I will restore you so you can continue to serve me. Jeremiah 15 verse 19. If you return to me, I will restore you and I will restore you so you can serve me. If you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesperson. Sabi po ni Lord. Amen? Hayaan po natin si Lord na gamitin ang lahat-lahat sa ating buhay. Lakas, oras, internet, data, wifi, gadget, laptop, cellphone, lahat. YouTube account mo, Twitter account mo, TikTok account mo, Facebook account mo. Let God use all of you. Hayaan mo na maglingkod sa Panginoon ng lahat ng bagay sa iyong buhay. Yun pong sabi niya dyan, speak good words rather than worthless ones. Let me use your life. Let me use your life. Let us just return to the Father. Sige po, sa pagbalik mo sa Ama, as you run back to the Father, He will restore you because your Father is the King of Kings, the Lord of Lords, the King of Heaven. Hallelujah. Amen? And let us run to the Father. Let us pray. Lord, bumabalik po ako sa inyo. Lord, tumatakbo po ako pabalik sa inyo. Sige po, pumikit ka ngayon. Huwag ka magpa-istorbo sa bahay. Manalangin ka ng taimtim. God is omnipresent. He is here and He is there. Sa oras na ito, sabi mo sa Panginoon, Lord, bumabalik po ako sa inyo. Gusto ko po, Panginoon, na manumbalik sa inyo. Sinusuko ko muli ang buhay ko sa inyo. Gusto ko maglingkod, Lord. Sige, sabi mo sa Panginoon. Lord, gusto ko maglingkod. Itong silbi ko ang magsilbi sa iyo. Ito ang silbi ko ang magsilbi sa iyo. Sige, sabihin mo yan sa Panginoon. Ikaw mismo, sabihin mo, naririnig ka niya ngayon. Iniintay niya ngayon ang boses mo. Iniintay ni Lord yung sasabihin mo. Iniintay ni Lord yung tugon mo sa mensaheng ito na mula sa Kanya. Pinaparating niya sa iyo, I miss you. Pinaparating niya sa iyo, I love you. Pinaparating niya sa iyo, hindi ako galit sa iyo. Huwag mo isipin niya. Hindi ako nagagalit sa iyo. Hindi kita tinataboy. Kailanman hindi kita itataboy. Ano man ang gawin mo, kahit gano'ng karumi, kaya kong tiisin, kaya kong tiyagain, kaya kong ibalik, kaya kong linisin, sabi ng Panginoon. Bumalik ka ngayon sa akin. Come on, just come back to the Father. Sabi mo sa Panginoon, God, Father, Father God, here I am. Father God, here I am. Restore me, Lord. Here I am. I just returned. I just returned from a long, long way. From a long, long journey far away. I am here, Lord. I am returning. I returned to you, Lord. Restore me. Lord, I want to serve you. Come on, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to serve you all out, all time, all the days of my life. Me and my household, we will serve the Lord. Me and my house, we will serve the Lord. Me and my family, we will serve the Lord. Me and my future husband, my future wife, we will serve the Lord. Me and my future children, we will serve the Lord. Come on, sabihin mo ngayon sa Panginoon, Lord, I am returning. I run to you again. I am running back to you again. Come on. Sige po. God can see your heart. God can see your heart right now. Come on. Let's worship. Let's run back to the Father. Run to the Father. Yes. I'm calling the grace. Yes, Lord. I'm down with the Holy. Oh, God. Father God, hallelujah. So I run to the Father again and again.
ilang beses pa yan, kahit ilang ulit pa yan, bumalik po tayo sa Panginoon. Just go back to God. Thank you, God. Thank you, Father. So I run to the Father. I'm done with the hiding. Salamat, Panginoon, you are here. You are restoring your child right now. You are restoring this child of yours right now. You will continue to serve God. You will become a useful instrument, a tool for His kingdom, a tool for His glory. Thank you, Jesus, Lord. Salamat po sa umaga na ito, Lord Jesus. We continue to worship You, Lord. Pasalamatan po natin ang Ama. Mula sa araw na ito, nagsisimula ka uli. Bumabalik uli yung lakas mong spiritual. Kahit ilang beses pa po tayong nadapa, kahit ilang beses pa tayong nag-backslide, kahit ilang beses pa tayong nagkasala, okay? We can always run back to the Father. Amen? Hallelujah. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Salamat po, Panginoon. Sa umaga po na ito, lahat po ng seryoso po sa kanilang pagpapatuloy. We have a booklet po para sa inyo kapag nakita-kita tayo. Physically, ibibigay po ito sa inyo ng inyong guide. No? Tinatawag na po natin silang guide. Our volunteer servant leaders. Ano po? Nag-tag, nagsama sa inyo, nag-invite sa inyo dito. And if you are serious, ano po? I-type nyo dyan serious, meron po talagang mag-contact sa inyo. Para po ito po ay patuloy ninyo matutunan ng salita ng Diyos. Para malaman po ninyo kung paano mabuhay sa new life mo sa Spirit with Jesus. Amen? Mamaya po yung ating Life Plus, okay? Mamayang hapon po ito, 4 p.m. If I'm not mistaken, tama ba 4 p.m. to? 4 p.m. 4 p.m. po yung ating Life Plus, mamayang hapon. Para po ito sa mga mag-aaral po sa buhay, what is life, okay? So mamaya po ating Life Plus. God bless po sa bawat isa. Have a glorious day, have a fruitful life. God bless your 1 week na parating. May the Lord bless you, make His face shine upon you. May the Lord bless your family. May the Lord bless your work, your career, your student life. May the Lord bless you with God-given ideas that will become a business. In Jesus' name. God bless you. Thank you for tuning in with us sa ating Sunday service live stream. To see and hear more inspiring and life-changing messages, follow us on our social media account. Have a great day and God bless, people of God.